ano, mahihita. Talagang blue. Yes po, favorite color blue.
gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko habang pinipreprepare ko yung surprise ko sa asawa ko. Actually, hindi naman siya ganun kabongga. Kumbaga, simpleng sorpresa, pero syempre, may puso. Ayan. So, ang hirap maghanda ng surprise kasi lagi kami magkasama. So, every time na magkasama kami, inisip ko paano ako sasaglit, ano yung gagawin ko para matapos ko yung plano ko. And, successfully naman, nagawa ko siya. And, happy naman siya sa nangyari yung outcome ng surprise ko sa kanya. Syempre, with the help of the people. So, shout out kay Ma'am Jean, na kaka-teacher ko, kay Nakshi, ni Sep. Sobrang laki ng tulong nila sa kanya. And, usap ko sa asawa ng kuya ko, si Ari Atray. Sobrang laki ng help niya sa akin. Hindi siya yung... Hindi naman siya yung bonggang surprise. But then, syempre, pagmahal mo, di ba, kahit naman sa maliit na paraan, sa maliit na effort na kaya natin ibigay, gagawin talaga natin yan. And then, so, bago talaga siya, kumbaga, bago kung maisip yung surprise mo sa kanya, naghanap-hanap muna ako sa Pinterest kasi yun yung ginawa ko. Actually, dun sa first surprise ko, hanap talaga ako ng mga ideas, mga birthday ideas. Tapos, ayun, nakakuha naman ako, which is yung box. Ayan, with the help of my kapatid, Angie. And then, makikita niya yun doon. Actually, gusto ko nga sana na i-share sa inyo yung outcome ng surprise ko yun. And then, yung pangalawa naman, yun na, yun maganda yun kasi naghanap din ako sa Pinterest kasi gusto, hindi ko naman ayun, gusto ko kasi parang hindi lang siya simpleng gift or simpleng present, parang gusto kong lagyan ng creativity tsaka nung talagang kumbaga gusto kong makita yung kumbaga yung present na to mag-represent ng character niya. Then sa second present ko ano siya, perfect sense. So, ginamit ko yung sense of touch, sense of smell, sense of touch of smell. Pero yung mga senses natin, ayan. So, yung kada senses na yun, inisipan ko anong kit yung bagay ba. Tapos, naka-paper bag siya. So, siguro, sana maisipan ang asawa ko may insert ngayon dito. Kasi, nakakatuwa lang. Tapos, first time ko siyang sumurprise sa school. Kaya, talaga. Siyempre, ano tayo dyan? Effort ng effort tayo, diba? Kasi love natin eh. And then, itong third birthday niya, ay nag-isip ako na, actually, una kong isip, dito ko nahirapan. Kasi sabi ko parang, nag-uusap na kami minsan na, ang hirap nang mag-isip na i-regalo. Kasi parang naibigay na namin sa isa't isa yung regalo. Yung way kung paano mo, isa-surprise yung isa, yung bawat isa. And then, so, and, ayun, so, yung pang-third ko, naisipan ko kasi actually na, parang, sa age na, yung nang, syempre, 31, tapos, yun nga lang, syempre, hindi naman tayo ganun, kaya nga, diba, kung ano lang yung kaya ng, kung makakaya natin, sabi ko, kung 31, sobrang, parang feeling ko, maglalakad lang ako, tsaka hindi na ako kakain. So, I decided na, since, January 10 naman yung birthday niya, so 10 gifts. Yung 10 gifts na yun naman, wala siya ng, kumbaga, inisip ko kung ano yung mga bagay na gusto niya, na needs niya. And, ayun, finally naman, nagawa ko siya, day by day ha, so, nag-start ako nung actually Monday, tapos hanggang mismo nung araw ng birthday, nag-aayos pa rin ako. So, paggabi, mag-print ako, mag-type, mag-cut. Minsan, sasabihin ko, matutulog na, pero hindi pa naman talaga, kasi kailangan kong ihanda yun. Tapos, the other day, pupunta ko kaya Ate Ajay, aayusin ko siya. Tapos, hihingi ako ng tulong sa kanya, kung ano yung magandang idea.
syempre humingi din ako ng tulong dun kay anak Chico na samahan ako na ito, bumili tayo ng kanya. Tapos talaga, kumbaga, inisa-isa natin yung item. And syempre yung item na yun, kumbaga, needed niya naman, needed niya talaga sa pang-araw-araw. And finally, nung matapos ko na yung buong item, kahit yung isang item doon talaga, medyo na-stress ako. Sobrang na-stress talaga ako. Pero, kumbaga parang siya yung kukompleto dun sa item na yun. Thankful talaga ako kasi nahabol siya. Nadaan sa pangulit ko, tsaka sa pagdadrama ko doon sa nagde-deliver. Kasi kung hindi, hindi talaga. Hindi siya aabot. And, so, nung day ng birthday niya, inayusan namin ng konti yung room niya, and okay naman. Ayun, syempre, para sa akin, kumbaga, nasiyahan ako kasi na-accomplish ko, kumbaga, na-achieve ko yung gusto kong makita dun sa us. Pa-surprise ko sa kanya. And, asawa, I love you so much. Happy birthday sa'yo. Kapag nagbibigay kasi tayo ng regalo, minsan hindi natin naiisip yung presyo eh. Pero yung halaga nito, yung value nito sa taong pagbibigyan, yun yung mahalagang bagay dun. And, sana magustuhan. Wala nga lang talagang super na na-item kasi I really did my best para maghanap, pero wala talaga. So, I love you, asawa. Happy birthday. Bye-bye!